Magandang araw ng linggo, De Colores! Mga kapatid kong kursilista. Sa wakas, magsasama-sama na naman tayo sa isang pagninilay tungkol sa mabuting balita na ipahayag ngayong araw ng linggo. Kabistahan ng ating mahal na ina, ang assumption na noong unang araw ng Nobyembre, 1950. Pius XII defined the Assumption of Mary to be a dogma of faith. Turo na nasa loob mismo ng ating pananampalataya. Sabi ng pagpapahayag na ito, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever-Virgin Mary, having completed the course of her life on earth, was assumed, body and soul, to heavenly glory. The Pope proclaimed this dogma only after a broad consultation of bishops, theologians, and laity. Makikita natin, bagamat hindi ito tuwirang ipinahayag sa mabuting balita o sa banal na kasulatan, ngunit kung ating pakikinggan at susuriing matamang ang ikalawang pagbasa sa araw ng linggo, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, 20-26. Ganito ang sinasabi. Ngunit ngayon na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, ang pinakaunang bunga mula sa pagkakahimbing. Sabi ni San Pablo, Christ is risen from the dead. For a man came death, and by a man the resurrection of the dead. As in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive. Kaya, ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria ay nakaugnay ito doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakikita nito sa atin ang isang katotohanan na ipinahayag natin kapag tayo ay nagpapahayag ng ating kredo. Sumasampalataya ako sa simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao. Ang ibig sabihin, mabubuhay na muli ang mga namatay na tao. At ang pagkabuhay na muli na ito, makikita natin sa aklat ng pahayag, ay ang pagkabuhay hindi lamang ng kanyang kaluluwa, kung hindi maging ng kanyang katawan. Ang tawag sa aklat ng pahayag ay New Heaven, New Earth, New Humanity. Kaya ang pag-akit sa langit ni Maria ay isang patikim sa atin. This is humanity in perfection. Sabi ni isang theologian, death is a perfection of life. At yun ay pinakikita sa atin ngayon ng pag-akyat sa langit ni Maria. Ang tawag sa Eastern Church, dormition. Humimlay ang Mahal na Birheng Maria. Natulog ang Mahal na Birheng Maria. Yung pagkakatulog niyang yun ay yun ang kanyang pag-akyat sa langit. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Dahil sa karangalang taglay niya na siya ang nagsilang sa anak ng Diyos.
at ipinakikita sa atin ngayon ng pagdiriwang na ito ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria ang katotohanan na ang tao ay hindi itatambak sa pagkabulong. Ang tao ay itatanghal sa muling pagkabuhay. Ito ang kahihinatnan ng lahat ng sumasampalataya kay Kristong muling nabuhay. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayong lahat ay mabubuhay, body and soul. Ipinakita sa atin ito ng pag-akyat sa langit ni Maria, body and soul. Ito ang pag-asa ng tao. Ito ang bunga ng kanyang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Na siya rin mismo, gaya ni Maria, ay makakapiling ng Diyos sa langit. Kung kailan, ipagkakalob sa kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya, hindi man tuwiran na nakikita natin na iniakyat sa langit si Maria batay sa banal na kasulatan, ngunit sinasabi sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 15. But now Christ is risen from the dead, the first fruits of them that sleep. Ang mga natutulog ay nagkabit na ng unang bunga. At makikita natin iyon kay Jesus na muling nabuhay. At ang bunga ng muling pagkabuhay na ito ay si Maria na iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Father Dars Cabral po, magandang araw at pagpalain kayo ng mapagpahalang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.